Alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa aming devotion, purihin ang Panginoon. Biba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang ating kagalingan at kaligtasan. Siya ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Ama. Kaya't ipagdasal natin na maging bukas ang ating puso at kalooban. Paggabay tayo sa Kanya upang tayo'y tunay na makatanggap ng Kanyang biyaya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahon yun, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem
ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos na ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso'y aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipuling. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, lumurat hinipo ng ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit, kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gigilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa mga pagbasa natin ngayon, makikita natin ang dalawang tagpo, dalawang kinahinatnan. Sa unang pagbasa, narinig natin si Jeroboam, ang kahalili ni Solomon. At ngayon, kakaharapin na niya yung sinabi ng Diyos kahapon sa unang pagbasa kay Solomon. Masisira ang kaharian ng Israel. Magkakawatak-watak ang dating 12 tribo, magiging 2 na lang ang matitira sa angkan ni David. Ito ay dahil sa kasalanan ni Solomon. Si Haring Solomon. Sayang, di ho ba siya ang pinakamatalino sa lahat ng mga hari? Hiniling niya sa Diyos, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan. Ang hiniling niya sa Diyos, pagkalooban niyo ko ng karunungan para mapili ko ang tama sa mali at ibinigay ng Diyos. Kaya ingat tayo mga kapatid, hindi dahil ibinigay ang dinadasal mo, tapos na. Hindi dahil natanggap mo yung hinihiling mo, okay na. Ganun nangyari kay Solomon. Ibinigay sa kanya ang dinadasal niya. Pero anong nangyari? Naging mayabang siya. Naging ganid siya. Nalasing siya sa kapangyarihan. Sa katunayan, sa kagustuhan niyang lumawak ang kapangyarihan niya. Kahapon, kung nagsimba ho kayo, sinabi, ang dami niyang asawa. Alam niyo ba kung ilan ang asawa ni Solomon? 700. Mga brad, kahit isa-isang araw, kulang. Hindi pa kasama ang kabit. Ganun nangyari kay Solomon, sayang. Ang ganda ng simula. Anak siya ni Haring David, ang pinakamagaling na hari. Matalino siya, hinahangaan ng marami. Pero winaldas niya ang biyaya ng Diyos. Hindi lang dahil sa kanyang kagustuhang panglaman, kaya siya dumami ang asawa. Kaya masama yung nagkakaroon ng mga dagdag-dagdag, ha? Mga kalalakihan, walang debotong babaero. Tandaan niyo si Solomon, naging malagim ang kanyang katapusan. Hindi pwedeng pagsabayin ang pagsunod sa Diyos at walang katapatan sa asawa. Kaya ano nangyari kay Solomon? Pero alam niyo, hindi lang dahil sa pita ng laman. Bakit dumami ng ganun ang asawa ni Solomon? Sa kagustuhan niyang lumawak at manatili sa kapangyarihan. Dahil nung unang panahon ganun, kung gusto mong maging makapangyarihan, maging asawa mo yung reyna ng kabilang tribo, yung prinsesa, yung anak ng pinuno. Ganun ang ginawa ni Solomon. Kaya mga dayuhan man, kaya hindi sinasamba ang Diyos ng Israel, na pangasawa niya. Pinapasok niya yung mga Diyos-Diyosan sa Israel para lumawak ang kanyang kapangyarihan. Kaya hindi na luma yung style na yan, yung kampi-kampihan para maging makapangyarihan. Hindi rin nagtatagal yan.
sa umpisa lang yan magkakampi. Timo, pagkatapos ng eleksyon, away na, gulo na, luma na ho yan. Sa Biblia, nangyari na yan. Pag ang kampihan, dahil lang sa kapangyarihan, mawawasak din yan. Pag ang kampihan, dahil lang sa pera, sa ganid, mawawala rin yan. Ganyan nangyari sa Israel, sayang. Ang bayang pinili ng Diyos, magkakawatak-watak dahil sa kasalanan. Kaya nga, di ba hanggang ngayon, ang gulo-gulo pa rin doon. Watak-watak pa rin sila. Digmaan pa rin. Nakita niyo yan, mga kapatid? Pagkasalanan, kayabangan, pagkamakasarili, ang pinapasok, kalagiman, katapusan, at kaparusahan ang mangyayari. Baliktad ang nangyari sa Ebanghelyo. Yung bingi at utal, anong ginawa daw ni Jesus sa Sareno? Dinala nung mga kaibigan niya yung bingi at utal kay Jesus sa Sareno. Inilayo niya sa mga tao, pinahiran niya yung tainga at bibig, at binulungan siya ni Jesus sa Sareno. Anong binulong sa kanya? Ephphatha, mabuksan ka. At anong nangyari? Nabuo yung utal at bingi. Kung dati-rati ang turing sa kanya, kulang-kulang dahil sa bulong ni Jesus sa Sareno, dahil nakinig siya kay Jesus sa Sareno, naging buo siya, gumaling siya, at pinagpala siya. Si Solomon, nakinig sa sulsul ng mundo, nakinig sa tukso ng masama, kaya nasira siya. Pero tong utal at bingi, nakinig siya kay Jesus sa Sareno, kaya siya'y pinagpala. Kaya ang tunay na deboto, nakikinig, hindi kung kani-kanino lang mga tsismosa at tsismoso, hindi sa mga fake news, hindi kung kanino mga politiko o sinong artista o sinong tao o sino mang leader yan. Si Jesus na Sareno ang ating pinapakinggan upang tayo'y gumaling, mabuo at pagpalain. Binubuksan natin ang ating puso sa Kanya. Mabuksan ka. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mabuksan ka. Sa kabila naman, sabihin mo, pagpalain ka ni Jesus. Ang nais gumaling, mabuo, pagpalain ni Jesus sa Sareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Mga kapatid, maniwala man kayo o hindi, araw-araw may binubulong sa atin si Jesus sa Sareno. Lalo na ngayon, nandito kayo sa loob ng simbahan, pakinggan nyo siya. Buksan nyo ang puso nyo. Kaya hindi kayo gumaling-galing. Kaya hindi kayo mabuo-buo. Kaya nagkakawatak-watak kayo. Kaya nasisira tayo. Kung kani-kanino tayo nakikinig, sa Kanya tayo makinig. Sa Kanya natin buksan ang ating puso upang katulad nung bingi at utal, hindi na tayo kulangin. Bagkos, siksik, liglig at naguumapaw, mabuo tayo at pagpalain niya. Sabi nga sa Salmo Responsorio, tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan. Huwag tukso, huwag masama, huwag galit, huwag inggit, huwag sarili, huwag kung sino-sino. Si Jesus na Sareno ang iyong pakinggan at ikaw ay babasbasan. Kaya't sa misang ito, magpatuloy tayo at magdasal.
Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto, buksan niyo po ang aming puso. Tulungan niyo po kaming mapakinggan ka. Patawad po kung minsan nadadala kami sa mga sulsol ng mundo, sa tukso ng kasamaan. Nadadala kami ng galit, pagkamakasarili, ng karahasan, ng kasinungalingan, ng kung ano-anong mga kasamaan. Kaya tuloy nasisira ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming samahan. Kaya tuloy nagkakasakit kami, maging ang aming kaluluwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kami. Mapakinggan ka lamang, masunod ka lamang, sapagkat nasa iyo ang aming kagalingan at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig.
maipahayag ginawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahayang ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, Santa Escolastica, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buksan natin ang ating puso upang tunay tayong pagpalain. Kaya't sama-sama tayo ngayong umawit at tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Papa sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aking mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagpapasulsol sa masama, kung mas nakikinig kami sa tukso, sa kasinungalingan, sa kasiraan. Linisin niyo po kami, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhol po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating kagalingan at kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno.
sama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Gabayan ako, iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Kung Yesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pumurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Announcement po, inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po at tutulong pa sa pagpapaayos, paglinis at paggawa ng ating simbahan, salamat po. Unti-unti natin ayusin upang ang tahanang ito na ginawang pambansang dambana ay lalong maging karapat-dapat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa mga deboto pong gustong tumulong para sa pagpapatuloy na pag-ayos ng ating simbahan, welcome po kayo at salamat po. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Tuloy ang ating misyon, paglilingkod, lalo na sa mga mahihirap.
sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang nagbubukas kay Jesus sa Nazareno ay hahantong sa kagalingan, kabuuan, at kaligtasan. Makinig tayong lagi at sumunod sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuhok ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa gilid